Hi guys! Welcome sa aking channel, ang Mela in Manila or MEMA, as in MEMA sa bilang. So today, ang iluluto natin ay oven baked spicy tahong. Okay, so itong mga kakailanganin natin na ingredients. So syempre, meron tayong tahong, lemon juice or diet, pwede din naman calamansi, optional. Meron din tayong parsley. So ito, ginayad ko lang ito ng lino. And ito, optional ingredient lang ito. Pang garnish lang. And then, meron tayo na melted butter. So yung melted butter, nilagyan ko siya ng, makikita ninyo, ng siling labuyo. Yung hiniwa ko yung pinupinin siling labuyo. And then, meron din tayong garlic. Kailangan din natin ng garlic. So, pwede nyong hiwain ng pinong-pino or para mas mabilis, i-grate na lang. And lastly, kailangan din natin ng quick melt cheese. Okay, so tara na. Start na natin siyang i-assemble. Okay guys, so ang gagawin pa lang natin dun sa tahong, i-simmer natin siya ng mga about 3 to 5 minutes lang. Pag sinimmer, wala kayo ilalagay na tubig. Basta, lagyan nyo lang siya sa kawali and lagyan ng asin or salt. Tapos, simmer for about 2 to 3 minutes. So, nakita nyo, medyo parang luto na siya. Okay? So, ang una natin lalagay ay ang lemon juice or dayap. So, papakita ko lang sa inyo kung paano siya gagawin. Once again, hindi ako magbibigay ng exact measurement kasi nasa sa inyo yan, nasa preference niya kung gusto niyo kung ano yung gusto niyo yung dami or anong magiging lasa na gusto niyo. Kung gusto niyo medyo maasim, nanonood yung sarap ng lemon juice, di pwede nyo siyang damihan ng lagay. So, next na inalagay is yung ating garlic. So, pwede naman kamayin. Sabi ko nga, huwag kayo mahihiyang magkamay. Yan. Tato nyo lang siya dyan. Okay. Yan. So, okay, so tatapusin lang natin ito. Mas masarap, mas garlicky yung ating oven baked tahong. Nakalimutan tayo isa. Okay. And then, nalagyan natin siya ng butter. Melted butter. Yung melted butter natin ng may chili. Pwede din naman na lagyan ninyo ng melted butter tapos may chili oil. Okay. So, yan. And then, lalagyan natin siya pagkatapos nun, lalagyan natin siya ng melted, quick melt cheese. Yan. So, tatapusin lang natin to until, pagka meron na lahat, then, i-bake natin siya. Oven bake. Again, guys, hindi natin kailangan ng talagang ng oven kahit yung oven toaster lang po pwede. So, pwede natin siyang i-bake doon for about 5 minutes lang kasi luto na nga yung ating tahong. Okay? So, mamaya, tapusin natin to and then later on, i-bake na natin. Okay. So, okay guys, so ito na ang ating finished product. As you can see, naka-garnish na sa kanya yung ating parsley. Yan. So, okay. So, ito na yung pinakahihintay natin na taste test portion. Tikman na natin. Pero, syempre, sa may mga edad na nakagaya ko, kailangan hinay-hinay lang, moderation lang pagkain. Kasi nga, maalat to. Kaya, hindi, if you notice, hindi natin nilagyan ng asin dahil maalat na siya. Okay? Tsaka yung cheese kasi, yung quick melt cheese, ganun din yun eh. Sanay magdadagdag ng
alat dito sa ating sa dish na to. Medyo nalalaglag yung akin ano ha. Nalalaglag yung tahong pero okay. Mmm. Palayo. Ang harap. Mmm. So pwede niyo tong ihanda lalo na ngayong magpapasko or New Year. Pwede din gamitin yung ibang seafood kagaya ng scallop. So, but anyway, nakaluto na naman tayo ng isang dish. So, thank you so much sa panonood sa aking video. And please, kung nagustuhan niyo to, don't forget to like and subscribe my channel, Mela in Manila, or Mema, as in Mema sabi lang. God bless inyo. Bye-bye. See you on my next video.